Ayan. Good evening. Good evening na ba? Good evening, France. Good morning, Philippines. Good morning, Australia. And hello, everyone. Hello sa inyo, guys. This video is so late. It's very, very late. No, yung mga request nyo, sobrang tagal na itong nire-request sa akin. Maraming nagme-message sa messenger na gawin ko tong video na to. So, this video ay isi-share ko sa inyo kung ano yung trabaho ko sa Poland at magkano yung swelduhan doon. So, yeah. Ngayon ko lang nagawa, guys, yung video. So, pasensya na kayo. Wala na pati ako sa Poland. Saka ko pa nagawa. Ano kasi sobrang busy din yung mga kaya. Ito nga ko. Hindi ni ako sa park. Tapos yun yung tramways. So, ano ba yung trabaho ko sa Poland? So, usually, guys, ang trabaho sa Poland is factory worker. So, dun sa mga video, sa mga nakapanood ng mga last video ko na 7 months ago yun, dun sinabi ko paano ako napunta sa Poland. Then, nasabi ko din sa inyo, nagagawa ko ng video kung magkano yung sweldo, ano yung trabaho. So, sorry guys, kasi ngayon lang ako nagkaroon talaga ng time na gawin itong video na to. So, ang trabaho ko sa Poland is factory workers. Karamihan ng trabaho dun is factory worker lang. And then, ang aming factory ay distributor siya ng fruits and vegetable, and export siya international. So, mostly ang product namin is from Spain, Turkey, meron ding Asian, Thailand. So, different. So, kami yung nagsusort, kami yung nagbabox ng mga produkto. And then, isiship sa mga, yan, sa mga store. So, yun yung aming trabaho doon. So, dinala ko yung ano, yung aking latest na, this is not latest actually, yung aking payslip para hindi ako magkamali ng isi-share sa inyo kung magkano yung sweldo. Ulitin ko guys ha, usually ang trabaho sa Poland is factory worker. Maraming mga factories doon. So, we are lucky and I'm lucky na nakapunta ako sa isang maayos na factory na kahit ay nag-lockdown o ano man yung nangyari, they still continue yung trabaho kasi maraming, syempre nitong lockdown, maraming company na nagsara. So, na-affected talaga yung mga company. Pero dun sa factory namin, which is distributor nga ng fruits and vegetables, the basic needs, diga. So, hindi siya affected. So, continuous yung aming trabaho. So, ang isi-share ko sa inyo, okay na yung trabaho, nagsisort kami ng fruits and vegetables, and then ngayon naman, isi-share ko sa inyo yung magkano yung sweldo namin sa Poland. So, as a factory worker, ang binabayaran sa atin doon per hour. Per hour ang ating rate. No, no work, no pay. Kasi, ang aming visa, ang aming contract is Monday contract, hindi employment contract. So, no work, no pay, wala kang trabaho, so wala kang sweldo. No, it depends sa'yo kung masipag kang magtrabaho, masipag kang magstay sa factory as long as you can, na kaya mo. So, malaki yung sasweldohin mo. Kasi sa factory naman namin na napuntahan ko, andi yung overtime doon. So, yun. So, ito, yung basic na rate sa Poland, yung basic gross. This is gross. Meaning, yung gross means yung hindi pa kaltas, wala pang nababawas. Ang rate is 18.30 zloty. So, ikaw na mag-compute. For example, na nag-work ka ng 10 hours or 8 hours. The basic work is 8 hours. So, kung 18.30 ka times 8, you have 146 zloty per day. So, kung meron ka 146 zloty per day, sa 26 day, kasi required talaga doon na may day off ka na 4 na araw sa isang buwan, so meron kang 3,806.40 na zloty per month. This is only gross. Okay, naintindihan nyo guys, gross lang yon. And then, so sa Philippine peso, magkano lang yon? It's around 49,000 plus. Gross. Yung gross mo pa lang yon. So, ang ano ba to? Ang
Ang net naman, yung net, yung matitake out mo na money is 13.85 zloty per hour. So for example, na nagtrabaho ka ng 8 hours, this is the basic lang na 8 hours. So meron kang 110 zloty per hour. Ito times mo sa 26 days, so you got only 2,880. So hindi ganun kalaki. Ano guys, hindi ganun kalaki yung sweldo dito sa Poland. Hindi ganun kalaki ang sweldo doon sa Poland. 2,880 yung neto mo. Yung net salary mo per month. So magkano lang yun sa peso? Is around 37,000 to 38,000. It depends pa sa palitan. Kasi usually nagre-range lang yung palitan ng 12 or 13. So yun. Pero kung ikaw ay masipag, kasi nga may mga factory na only overtime, pwede ka mag-overtime ng 10 oras, 12 hours. So, syempre mas malaki yung susweldohin mo. Kagaya sa akin, yung pinakamalaki na to ha guys, pinakamalaki. Kasi ang akala ng iba, pagkat nasa Europa, kamalaki na yung sweldo mo. Ito yung pinakamalaki na nasweldo ko doon sa factory na pinagtrabahuhan ko. Ang naging gross ko, gross guys, 5,751 zloty times 13 sa peso, it's around 74,000 to 75,000 pesos. That is gross. Pero nagtrabaho naman ako niya ng 12 hours, 14 hours, 16 hours, sometimes may 18 hours pa ako. Di ba? Patayan ang trabaho. Patayin mo yung sarili mo katatrabaho. Tapos ang malaki doon, may contract amount, may insurance, mayroon kang tax base, may tax amount, maraming binabawas, may insurance premium health, maraming deduction. Ayan guys, isinulat ko kasi this is Polish, isinulat ko siya in English, tinranslate ko para alam ko yung nadideduct sa akin. So yon. So ang naging net ko lang, pinakamalaki kong natanggap na sweldo doon, 4,345 zloty for 26 days. 26 days kasi 'di ba may day off nga tayo na 4. So times 13 sa 13 ko na pa ito kinumpute is around 56,485. So ganun lang po yung sweldo doon sa Poland. No. No, sa mga nagtatanong diyan, yung mga friend ko sa Hong Kong, so hindi ko na kayo nare-reply isa-isa kasi sobrang busy nga po tayo. So yun, I hope na nakatulong itong video na to. Sinulat ko rin, ayan, minarkahan ko pa siya kung magkano yung net, magkano yung gross, para ma-share ko sa inyo yung tama na details, para alam nyo na, para kasi iba-iba, this one is based sa aking experience, no? Iba-iba ng company, iba-iba din yung rate, iba-iba ng company, of course, iba-iba din yung parang pare-pareho man ng rate ata. Hindi ko lang sure, no? Pero tarang ganun. Pero syempre iba-iba ng company, iba-iba din yung ano natin. Pwede ka mag-overtime, meron namang walang overtime. So yun lang. Ang kaibahan dun sa factory na pinagtrabahuhan ko ay di only overtime nga. As long as kaya mo, 10-6 ka magtrabaho, 6 o'clock ka na umaga papasok, mag-out ka ng 12 midnight, walang problema kung kaya mo ng katawan mo. Kaya lang, di sobrang ano na nga, sobrang patayan na ng trabaho. So yun guys, for example, no, yung sweldo natin is 4,345. So tayo yung magbabayad or may share sa ating accommodation, sa ating tinitirhan. Kasi yung company namin, usually kasi ang accommodation doon is 600 or 650. And then yung per head, and then yung company namin may share siya na 450 zloty. So ang share namin is 150 or 200 zloty per month. No. And then yung pagkain namin, syempre ikaw ang bibili ng sarili mong pagkain kasi hindi liman libre yung pagkain doon. Hindi ko lang alam kung sa iba ay free lahat yung accommodation or free lahat din yung pagkain. So ito lang ay doon sa aking experience, ito lang ay doon sa aking company. So at least meron kayong idea kung ano yung sitwasyon doon. Pero ang pagkain naman doon, yun yung kagandahan din doon sa Poland. Nasa video ka na to guys, nagawa ko din vlog nito, yung video nito, kung magkano yung mga pagkain doon, hindi siya mahal. No, mura lang din ang pagkain doon, yun yung kagandahan doon. Hindi nga ganun kalaki yung ating sweldo, lesser din naman, mababa din yung ating, ano doon, yung ating mga bilihin. So,
Kaya parang okay na din kumpara naman sa Pinas o sa Hong Kong ka. Kung domestic helper tayo sa Hong Kong, tapos ang sweldo man natin sa Hong Kong ay 30,000, 30,000 plus. So mas okay pa din din eh. Then ang maganda, di maraming opportunity na pwede kang ano, pwede kang, pero hindi ko kayo ina-advise, depende pa rin sa inyo yan, nasa inyong desisyon. Maraming opportunity na kasi nandito ka na sa Europe, so mas magandang opportunity na na makakuha ka ng ibang trabaho, makakuha ka ng ibang sweldo, ng mas malaking na sweldo. So kagaya ko guys, pero tinapos ko naman, mag-shoutout ulit ako sa aking agency, Steward Employment Agency, kay Ma'am Kay, kay Ma'am Lian. Sobrang salamat po sa inyo. At least natapos ko yung kontrata ko doon. Yung visa ko is, at saka yung kontra ko is only 320 days. So natapos ko yun. And thank you so much sa aking agency. And then sa agency ko also, pero alam ko hindi naman nila ito mababasa, hindi rin nila ito mapapanood, hindi rin nila ito maintindihan, the Euroworks, and then my company, Fresh World. So sobrang maraming salamat. Yung pagstay ko doon ay isa sa magandang experience na naranasan ko sa buhay ko, because it's my first time na mag-work sa factory. So yeah, and it's great. And then now, nandini na ako sa France. So sa next video ko guys, i-share ko naman sa inyo paano ako napunta din sa France. Ano yung trabaho ko, magkano yung sweldo. I hope na lagi ako din ano, gantong my time. Ngayon pala guys, kaya ako nagawa itong aking video is parang Jewish holiday. Kasi yung employer ko dito ay Jewish. So they have an holiday today, and then 4 hours lang ako nag-work. So kung dito mas ano, kung tsaka sa Poland, ang Poland kasi magandang country kasi napaka-peaceful niya. Tapos ang people talaga doon napaka-accommodating, approachable. So yun yung mga magagandang experience ko na na-experience sa Poland. And then siguro ay maybe sometimes or ano, babalikan kita Poland to visit bago ako umuwi ng Pilipinas. So yun lang guys, I hope na kahit hindi ko siguro na-deliver lahat ng gusto kong sabihin, kasi pag andinin ko na sa prompt ng camera, nalilimutan mo na yung iba eh, kaya nga sinusulat ko. Pero I hope na kahit konti ay nakatulong sa inyo, nagkaroon kayo ng idea. And thank you so much guys for watching, sa lahat ng mga nagsusupport pa din kahit hindi na ako ganun ka-update mag-vlog everyday, hindi na nakapag-upload. So you're always there. Thank you so much everyone, and yeah, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Good morning and magandang umaga sa Pilipinas and magandang umaga sa Australia. And I hope na yeah, makagawa ulit ako ng bagong video na yun about dito sa France journey ko. So thank you so much, and we love you all. God bless us all, and keep safe, everyone. Bye-bye.